So for final verdict, sobrang walang duda kung bakit Hi everyone! Welcome back to my channel. So ngayon ay hindi foundation, hindi powder, hindi cheek tint, hindi lip tint ang i-review ko today. Dahil lang i-review ko today ay mascara! Welcome back to my channel. At ngayon ay naka-makeup ako. Dahil hindi foundation, hindi powder, hindi cheek tint, hindi lipstick ang i-review ko today. Dahil ito ay mascara, which is from Maybelline. Isa to sa napakasikat na product ng Maybelline. And for the price, 199 siya original price. Pero nagsisale siya palagi ng 149 pesos. So sa dami ng natry kong mascara, ito talaga yung nagstick ako. Dahil super effective nitong waterproof mascara na ito. Sobrang andami ko nang natry. Bumili ako sa Miniso. Nagtry din ako nung sa Everbilena. Sa Nichido, pero dito talaga ako nagstay. So, if you wanna know kung bakit ako dito nagstay, just keep on watching! So, pag naglalagay ako ng mascara, gumagamit muna ako ng curler. Nabili ko tong curler ko sa basta sa Watsons, nakalimutan ko na yung brand, for only 79 pesos. And yung una, bumibili ako sa mga tiangge-tiangge, yung mga 10 piso lang na curler. And after 2 weeks ata, nabili ako nun, since yung ganito niya, yung rubber niya, ay napupudpod. So, ito, natutuwa naman ako dahil antagal na nito sa akin. Sobrang okay pala bumili ng medyo pricey na product. Dahil mag-i-stay naman sa'yo ng matagal. Kaysa yun nga ginagawa kong yun na bumibili ako ng 10 pesos lang. Pero after 2 weeks, after 1 month, nasisira din naman yung rubber niya. So, ito. Ang saya-saya kasi hanggang ngayon ay okay pa yung rubber niya. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-apply nitong Hyper Curl Mascara. So, first, kine-curl ko muna yung aking mga eyelashes. So, after ma-curl, nilalagyan ko na siya ng mascara. So, don't forget yung nasa baba ring eyelashes dahil kailangan mo rin silang lagyan ng mascara. Lalagyan ko na rin yung left side. Sobrang tipid lang gamitin ito dahil pag isang tanggal mo pa lang, pang dalawang eyelashes mo na yung malalagyan nila. Hindi katulad ng iba na sobrang mahal pero ang konti lang ng laman ng product. Pero ito, sobrang sulit dahil matagal na rin to sa akin. At ito, meron pa rin siyang laman. Nagkaroon na ng volume ang aking eyelashes. For me, favorite ko talaga maglagay ng ng eyelash curler at ng mascara. Dahil for me, kahit yung eyelashes mo lang maganda sa iyong face, parang pak na, diba? Eyelashes lang and cheek tint and lip tint, sobrang okay na kahit hindi ka mag foundation at mag powder. Dahil parang para sa akin na yung mata yung nag attract ng kausap mo. Kausap. Yung mata yung unang nakikita, diba? Parang kahit naka eyelash curler ka lang and naka mascara, okay na. Parang may dating na yung mukha mo, kumbaga. Gets mo ba?
So, here's my eyelashes na meron na siyang mascara. Sobrang nagkabuhay talaga ang aking mga mata. Wow! Nagkabuhay! Sobrang ganda talaga and super duper. Kaya favorite ko mag-curl at maglagay ng mascara sa aking eyelashes. Dahil for me, kahit yun lang, kahit naka-curl ang lashes mo at meron ka lang mascara, sobrang pak na yung mukha mo. Dahil ang ganda-ganda na ng mga mata mo. Wow! So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano tanggalin tong waterproof mascara na ito from Maybelline. So, ngayon, meron ako ditong cotton pad at ang gagamitin ko ay itong makeup remover from Nivea. So, kukuha na ako ng product. Titingnan natin kung gaano ka waterproof ito at sana ay matanggal nitong makeup remover. Sobrang natanggal naman niya. Iiwan mo lang siya ng ganito sa iyong mga mata. Mahirap talaga siya tanggalin. Sobrang konti lang nung nilagay ko, pero sobrang hirap niya tanggalin. Pero natanggal naman siya ni Nivea. At ang maganda pa dito, pag nagtatanggal ka ng mascara, 'di ba yung iba kumakalat hanggang dito, nagkakalat, pero ito sobrang ganda dahil tingnan nyo, wala man lang kalat dito. Dahil kumapit lang siya sa cotton pad. Hindi siya makayat. Nandito naman ako sa pangalawa. Dadagdagan ko pa yung product. Mga 10 seconds mo siya iiwan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, isuswipe mo siya. Sobrang konti lang nung nilagay ko ha, pero eto, sobrang hirap na tanggalin. What more pa kung ang dami-dami mong nilagay na product. So, ayan. Natanggal naman siya ni Nivea for one cotton pad lang. At eto, bumaba na ang aking mga eyelashes at wala na silang buhay. So, for final verdict, sobrang walang duda kung bakit paborito ko tong Hyper Curl Mascara from Maybelline dahil sa sobrang dami ko nang nagamit na mascara sa eyelashes ko. Dito lang talaga ako nagstay sa Maybelline Hyper Curl. Sobrang lightweight lang at parang wala ka lang nakalagay sa iyong eyelashes. And hindi siya makayat at madali lang siya gamitin. Perfect siya sa mga beginner dahil madali lang rin siya i-apply. Hindi siya nagkakayat katulad ng mga mumurahin na mascara na sobrang pag in-apply mo at pag binura mo, sobrang para kang may eye bag dito. Dahil makalat nga siya. So ito, waterproof siya and natanggal naman siya ni Nivea sa isang cotton pad lang. Sobrang hirap niya tanggalin. Ang konti lang nung nilagay ko kanina, pero natanggal naman siya ng isang cotton pad lang ni Nivea. At what more pa kaya kung marami kang product na ilagay sa eyelashes mo, mas lalong mahirap yun matanggal. Pero ito lang yung gamitin nyo, Nivea Makeup Remover. At nakakaya niya naman tanggalin. So, kung gusto mo i-try at naghahanap ka ng isang mascara na affordable at effective, eto na yung kunin mo. At palagi pa sila nagsisale. Sa Maybelline, palagi talaga nagsisale. So, for the price, $199 to, pero nabili ko lang siya ng $149 dahil palagi nga sale si Maybelline. So, if you want to try, kuha ka na. Bili-bili ka na.
Thank you for watching and don't forget to subscribe below.